Hello, 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 mga kapilong hair. Magandang umaga, magandang hali, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. Magandang umaga, magandang hali, magandang gabi sa inyo lahat. Lalong-lalo na sa aking baryo na Bilog-Bilog, Tanawan. Ngayon pong araw na to, panalangin ko nawa tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. At laging nandyan si Lord para sa atin. Dasal lang po at paghiling na muling magbalik ang dati nating pamumuhay, hindi katulad ngayon na dahil sa pandemya, medyo nahihirapan tayo. Okay. Sana panoorin nyo ito hanggang dulo at meron na naman tayong pacham ngayong araw. Ito po ay kagabi ko pa ibinabad. Meron po tayong isang buong manok. Pero kung kayo po igagawa nito, huwag po kayo gagawa ng manok na yung sobrang laki kinakailangan. Yung mga hanggang isang kilo lang o wala pang isang kilo. O 900 grams, 800, o 1 kilo. Ito po siya. Ito po ay buo. Ibinabad ko sa isang litrong pineapple juice. Isang litrong pineapple juice. Tatlong kutsarang toyo. Isang kutsarang paminta. Isang kutsarang asin. Sibuyas. At bawang. At gumamit tayo ng bawang na pulbos. Pero hindi na natin kailangan gumamit ng dado dahil ito ay buong manok. Malasa na to. Gumagamit lang tayo ng mga dado. Pagkaya niluluto natin yung medyo konti lang. Pag gumamit tayo gumamit ng dado ng cube, hindi naman ito umaganti sa katawan. Ngayon ito ay pakukuluan ko ng 20 minutes dahil hindi ito lulubog sa kanya sabaw. Pag pinakuluan, kabiakan, kabiak 10 minutes, kabiak 10 minutes. Tapos sahamuin natin at ating iigahin sa isang salaan na natin tumulo yung sabaw niya. Dahil pag iga na siya, ipapride natin ang tagpa 5 minutes sa mantika. Pero kung nakailangan, mainit yung mantika bago ilagay. Dahil sa pagkakahalbos ng tagpa 10 minutes, hindi pas masyado luto, ipapride natin ngayon sa mantika ng tagpa 5 minutes para ilagay kada kabiyak. Okay? Samahan nyo ko at lalagay natin sa ating kaserola o pade, pentola. Sa Pilipinas ay kaserola. Dito sa Italia ay pentola. Ito siya. Lalagay natin yung pinakasabaw niya, yung pinagbabaran.
minutes bawat kabiyak. Namaya natin tutuloy. Pakita ko sa inyo pag yung nahalbos ko na, dalaga ko na, yung susunod nating part na gagawin. Hintay-hintay lang. Sabi ko sa una kong mga ginawa, kinakailangan pag tayo may luluto, tayo masaya at masarap ang pakaramdam para masarap din ang ating niluluto. Ito ay ang aming pangtanghalian ngayong araw. Okay, mamaya na katugsong, hintayin nyo lang habang pinakukulo ko itong manok. Mga kaibigan, may kulang nga pala ako sa impormasyon, nakalimutan ko. Yun nga pala pinagbabarang ko, meron din kalahating tasang ketchup. Tapos para mas pinakamaganda talagang magdamag siya na kababad. At saka kung gagamit tayo ng kasirola o pentula, kinakailangan yung napakaganda ng taklob para maluto siya. Dahil pag hindi maganda ang taklob, baka mahilaw yung manok natin. Kinakailangan ganito. Maganda yung taklob niya. Para hindi umawas yung sabaw, hindi masyadong malakas yung apoy niya. Ngayong araw na ito, medyo maganda ang sikat ng araw. Kaya tayo ay pumupunta sa labas. O, habang nakasalang yung ating niluluto, tayo ay nagpapainit dito sa labas. Dito, swerte-swerte mo pagka winter, pagka yung inverno, pagtaglamig. Swerte-swerte mo magkaaraw ng ganito. O, kaya ako naka-t-shirt lang ngayon, mainit yung araw. Pero kahit mainit yung araw, malamig ang ano niya. Pero nakukontra nung araw. Oh, magandang araw. Sarap. Sarap pag naaarawan. Dito ko minsan kaya hindi gumaganda ipakaramdam pag inverno, pag winter. Bihirang-bihira ka makaano ng araw. Ang sarap ng araw. Oh. Mainit siya, pero pag nakaharap ka sa araw, mainit dito. Pero yung likod mo, pakaramdam mo talagang ang simoy ang lamig. Malamig siya. O, kahit yung praso. Kaya paikot-ikot ako dito, paganyan-ganyan. Para mainitan ang buong katawan. Pero hindi tayo pwede tumagal dahil hindi na maganda yung magkasabayang init ng araw kasi kumapasok na lamig. Kailangan yung balat niya hindi masira para pag pinaright natin maganda. Kahit nga hindi i-fried, okay na yan eh. Mukhang ang sarap na. Saka yung nilagay natin siyang cup na mga asin, kung medyo matabang, walang problema yon. Dahil pwede tayong gumawa na sausawan. Kayo lang bahalang gumawa na sausawan. Kung anong gusto niyo, pwedeng ang tawag doon. Yung ginamit isang araw. Gravy. Pwede tayong gumawa nun. Pero ako ayoko na maraming trabaho. Sa akin okay na yung ketchup. Sausaw ko na sa ketchup, okay na yun. Pero yung gravy, pag matabang, pwede kong gumawa nun para makompleto yung lasa.
hintay lang natin. Saka pag pinaride ko siya, yung sinabi ko tik pa 5 minutes, nasa nyo na yun. Kung medyo hindi pa siya brown, pwede nyo dagdagan ng oras. Pero sa akin, palagay ko sa 5 minutes, pag mainit yung mantika, medyo magbabrown na siya. Hindi naman, nakakita nyo sa itsura ng manok kung magbabrown o hindi. Kung hindi siya brown pa, kanyang palibot ang balat, dagdagan niya ng oras. Dahil kaya ako sinabi yung 5 minutes lang, dahil ito maliit. Malaki lang sa video, pero maliit siya. Kaya sigurado sa 5 minutes, mapula siya. Pag pinarito natin, pag pinaride, tsaka ang mantika na kailangan makaabot man lang sa kalahati ng manok. Para pag binaligtad natin, kabiyakan, luto ko agad. Okay, wait lang. At madali lang lutuin yan. Nakahanda na yung ating mantika. Oh, ba? Kinakailangan talagang maganda ang taklob niya para siguradong maluto siya. Huwag bibitaw. At nang makita ang katotohanan. Guys, medyo maingay dito sa aking kinatatayuan. At lahat kami puro may kausap na sa Pilipinas. Ito mga kasama ko rito. Nahango na natin yung manok. Oh. Pakita ko sa inyo. Ayan. Depende sa address ng nakalagay sa baptisma. Saan ka niya nakuha? Yan ay nakatik-tik na. Hindi na siya basang-basa. Taka Manila. Tapos ito ngayon matika natin. Sa Manila. Sa Manila. Kalahati yung kasirola, yung pintola. Ilalagay na natin to. At ating papupulahin. Ilalagay na natin. Oh! Palagi doon sa kabila na yun para kung siya ay bumagsak,
hindi siya tatasik sa mantika sa inyo. O guys, okay nyo, sinabi ko sa inyo yung 5 minutes. Wala pang 5 minutes, okay nyo, mapula na siya. Guys, para hindi kayo mahirapan, yung paa, tinalian ko yan para hindi nakakalat. Para, ano mo, prito. Pag nakabukas siya, hindi may prito na maganda. Tsaka yung butas niya sa puwet, may tali din, may tahi. Dahil nilagyan ko ng dahon na sibuyas ang loob, tsaka sibuyas na ginayat, nasa loob din natin. Kaya nakasarado. Kaya mabilis siyang pumula dahil doon sa pinagbabara natin na binabad natin sa pineapple juice at toyo. Kaya pag pinarito natin, mabilis siyang pumula. Kaya kinakailangan, mahina lang ang ating apoy. Kaya yan, bahagya lang siyang kumukulo. Ito niya, wala pang 5 minutes yan, mapula na. Yan, sigurado siya na pag biniyak nyo yan, ang loob niya sariwa, basa-basa. Hindi katulad ng pinapride na nagayat-gayat. Oh. Dito kung magtanghalian, alauna, alam na medya, saktong-sakto. Quarter to one, luto na siya. Okay. Mamaya na lang ako luksong pag naluto na. Okay guys, nahango na natin. Wala nang lamang. Hindi ko na pinakita paghago dahil mahirap, wala maghawak ng cellphone. Ito na, nilagay ko na sa table. Ito na siya. Gumawa ako ng sibuyas. At bakit parang maitim ang sa ilaw? Kalamansi. O, oras na para kumain. Subukan natin maghiwa at tingnan natin yung loob. Para guys, matingnan natin kung ano. Kung sariwa siya. Uy, dapat pala nasa sangkalan tayo, guys. So guys, maliit lang to kaya madaling naluto. Pero pag malaki, hindi pwede ng ganun lang katagal. Kaya sabi ko, mas maganda kung magagawa kayo yung talagang walang isang kilo. Guys, so sariwa-sariwa loob. Ang sarap tong saw-saw dito tapos si magbumukbang. Toy? Wow. Oh. Oh guys, di ba maganda? Sariwa-sariwa siya.
sana nagustuhan nyo itong aking kaunting pacham. Whole chicken fried pacham. Guys, yan eh. Sa totoo lang, inisip ko lang yan. Pero okay, masarap. Nag-iisip ako ng mga recipe na yung parang gusto nating matikman, kung anong kalalabasan, kung anong... Pero okay siya. Guys, sariwa-sariwa, oh. Saka mapula. Diba? Pwede, pwede. Bono, kahit wala sausawan, okay na. Sarap. Guys, thank you sa inyong panonood. Sana huwag kayo magsawa. Salamat sa inyong suporta. Sa susunod na araw ulit, mag-iisip ulit tayo ng panibago kung anong maisip natin. Mag-iisip ako. Nag-iisip ko ng, di ba, sa karneng baboy, panay, adobo, kaldereta, nilaga, apretada, minudo. Diyan tayo lilikha. Mag-iisip tayo ng bagong recipe na kakaiba. Pero karneng baboy din. Para yung sawa na sa dating luto, titignan natin, mag-iisip tayo. Siguro mga... Siguro pang may tatlong araw, dalawang araw na makakaisip na ako kung anong ano. At ibibig ulit natin. Abangan nyo. Para may pumapasok na sa isip ko eh. Sige, hintayin nyo lang kung ano yun. Para hindi lagi ng adobo, kaldereta, apretada, minudo. Okay, ciao. Ingat sa lahat. Huwag makakalimot sa ating Panginoon. Dalangin lang natin lagi na bumalik tayo sa normal. At itong pandemya sa ating mundo ay sana magwakas na para tayo naman bumalik sa tulad ng dating masaya. Okay? I love you all. Hanggang dito lamang. Ciao!